Muntik nang mauwi sa Rambulan ang Game 5 ng Jazz at Mavs. Tapos na daw ang debate. Mas magaling daw si LeBron James kay KD. Celtics winalis lang kasi ang Nets. Bago natin pag-usapan ang Game 5 ng Jazz at Mavs, ay talakayan muna natin ang naging kapalaran ng KD at Kyrie duo. Nag-trending nga ang dalawa na sinasabing best at most skilled duo ngayon sa NBA matapos lang silang walisin ng Boston Celtics. Sa score nga na 116-112 ay tuluyan na magbabakasyon ang buong koponan ng Nets. Usap-usapan din ngayon etong si Ben Simmons na sinasabing lalaro na sana sa Game 4. Pero pagdating ng Game 4, may back soreness na naman. Sabi pa ng iba, mas matindi pa ang pormahan ni Ben Simmons sa bench kaysa sa ambag niya para sa Nets. After din ng game na ito, ay hindi maiwasang pag-usapan at ikumpara si LeBron James at Kevin Durant. Mas magaling daw si LeBron dahil nakakambak sila ni Kyrie from 3-1 kaysa ngayon kay Durant na nasweep pa sila. Ito din ang first playoffs in 17 years na walang KD at LeBron sa second round. Pinagtawanan naman ni Draymond Green ang nangyari kay Durant at sa buong Nets. Diretso na tayo sa Game 5 ng Mavs at Jazz. Sa first quarter mga lods, ramdam mo kaagad yung wild atmosphere sa home court ng Dallas. Dahil na rin siguro dyan ay hindi nakashoot sa labas ang Utah Jazz. 0 of 7 sila behind the arc, habang 6 of 20 sila or 30% lang from the field. Habang ang Dallas starters, maganda ang pinakita sa unang quarter pa lang. Si Dwight Powell ang bumida sa kanila na gumawa ng 8 puntos. Ed ng first quarter, lamang ng 6 ang Dallas. Second quarter, dito na binangungot ang opensa ng Utah Jazz. Sa kanilang starting 5, tanging si Gobert lang ang nakascore at yun ay 2 points lang. Buti na lang at andyan si kabayan Jordan Clarkson na siyang kaisa-isang bumubuhay sa opensa ng Jazz. Gumawa si Clarkson ng 10 points sa 18 points ng Jazz sa quarter na ito. Sinayawan nga ni JC si Bronson, sabay gamit ng kanyang favorite floater. Si Luka naman, tirenashtok si Gobert matapos siyang paglaruan sa ilalim ng basket. "He can't guard me," yan ang sabi ni Luka. Natapos ang first half, 52-36, lamang pa din ang Dallas. Ito na ang lowest scoring first half ng Jazz sa buong season. Third quarter mga Lodi, nabuang na si Luka Doncic. Nilampaso niya mag-isa ang Utah Jazz kung saan gumawa siya ng 19 points dito sa third quarter. Napashimi na nga lang si Luka matapos niyang sayawan ang depensa ni Bogdanovic. Natapos ang third, tambak na ang Utah. Sa fourth quarter, muntik nang mauwi sa Rambulan ang laro. Nagtulakan na si Whiteside at mga kakampi ni Luka na rumisponde para sa kanya. Kita mo na din kasi yung frustrations ng Utah Jazz sa game na ito. Tanging si Gobert at Clarkson na lang kasi talaga ang sinandalan nila sa opensa. Si Mitchell naman parang maininda pa sa kanyang left hamstring kaya napadiretso sa locker room. Ang final score ay 102-77. Panalo ang Dallas. 3-2 na ang serye. Luka 33 points, 13 rebounds at 5 assists. Samantalang si Jordan Clarkson ang leading scorer ng Jazz with 20 points.